Hello guys, dito naman ulit tayo. Gagawin natin ngayon is alisin na natin tong lumang kangkong, okay? Dahil sa sira-sirang timba. Itong lumang kangkong na to, nakatatlong harvest na ako rito. Ito ay upland kangkong, hindi kagaya ng mga kangkong na mga water spinach yung sa tubig, okay? Ito ay sa lupa. Okay, yung sa lupa, ang kanyang mga dahon ay maninipis. Okay? Mas masarap ang lasa nito kaysa yung dun sa mga galing sa tubig. Okay? Ito ay manipis ang dahon, mas manipis din ang katawan nito. Okay? So okay, simulan natin ha. Diyan lang kayo. Watch lang muna kayo. Okay? So alisin ko muna 'to. Dandahan. Na ako ay matigas na. Iniingatan ko kasi yung timba niya. Ano na siya, yan, kagaya niya. Nabibitak-bitak na. Gusto ko pa siyang taniman eh. Dami ko ka to. Yan yun, dami hugat oh. Yun, nakuha na. Oh, dami nyo hugat. Dami, di ba? Okay. Okay. So, ito itsura niya. Sira-sirang timba. Eh, kailangan lang limisin. Limisin na muna namin, ha? Okay. Tapos na to. Ang gagawin naman natin ngayon, talagyan natin ang lupa. Okay. So ito, lupa natin. Okay. Sa sira-sira rin pa. So ito ay ready mix na. Okay. Ginawa na natin. Nahihanda na natin. Tama, nalagyan na natin itong mga sabuko. Okay. Sama na natin yan. Ito yung ginawa nga pala natin noong nakaraan. Lagyan na natin ng lupa.
meron na siyang lupa. Next, kailangan natin ng buto. Okay, kuha tayo ng mga binhi dito. Okay, sa ating mga binhi, hanap tayo. Saan yung tangkong? Yun. Ito. Okay. Tangkong natin. Okay. So. Okay. So, ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng isa. Okay. Kasi marami pa. Binalot ko na. Ay, hindi pwede. Kulang yan. Apat siguro para ano. Para marami. So, gagawin natin. Buksan natin. Oh, ayan. Ayan ang buto ng kangkong. Okay. Kung makikita ninyo, ayan ang buto ng kangkong. Okay. Ganyan. Okay. So, sabi na natin. Sabi-sabi lang. Okay. Okay, mag-alala. Mamaya gagawin natin. Tatakpan na uli natin ang lupa. Yan. Kaya okay lang kahit na isabi mo siya. Last but not the least. Okay. So, pakpan na natin. Wala akong lupa. Okay. Konti lang. Ikot lang. Okay, next, babasain. Dali, kunin ko yung sprayer natin. Okay. Babasain. So dito sa kangkong na to, okay lang na basang-basa siya. Tapos bukas sisilipin natin. Didiligan ulit. Sisilipin natin siya after 2 to 3 days para malaman natin kung may tumubo na o wala pa. Okay? Okay lang yan, nabasang-basa, gawa ng lupa niya, tuyong-tuyo naman. Mapapansin ninyo, meron na siyang mga uling, meron na siyang balat ng saging, balat ng itlog na napapansin. Okay? So, ito, balat ng saging to. Okay. Okay. Tapos na. So kailangan lang natin siyang ipuesto para at least naarawan siya. Okay? So mga ilang araw lang silip ulit tayo. Okay, so yun lang, ganun lang kasimple ang pagtatanim ng kangkong. Okay? So titingnan natin. So ito yung luma, yung mga tinanggal, okay? So ito yung bago. Okay? So yun lang guys, ito yung mga extra ko, okay? So dati yung mga malalaki kong paso, nilalagyan ko ng mga murang dahon ng sibuyas. So napakarami, marami ako nyan. Kung dahon lang ng sibuyas ang pag-uusapan, marami ako nyan.
Okay. So marami pa. Ito. Bawat malalaki kong paso, okay, yung mga malalaki kong paso dati, nilalagyan ko yan ng mga murang ng sibuyas. Dati kasi kung konti lang ang murang daw ng sibuyas, kailangan namin dati. Ngayon, halos pinamimigay ko na. Maglilinis na naman ako ng halaman at mamimigay na naman ako ng murang dahon ng sibuyas. Okay, so malaki ang pakilabang noon, guys. Kala nyo lang ganun-ganun lang, pero pag pumunta kayo sa palengke, magkano nyo rin bibilhin. Okay, so yun lang, guys. At least alam na ninyo kung paano magtanim ng kangkong, no? Okay, so simple lang, napakadali, basta ready na yung inyong mga lupa. Okay, so yun lang, guys. Magandang araw at please like, share, support and subscribe to my channel. Okay. So, hanggang dito na lang. Next episode na ulit tayo. Bye, guys!